Hi, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At ang ganda ng ating topic ngayong gabi mga kasabi. Ano ang tatlong sign na may gusto na si kumpare kay kumare? Ayan. Ang sign natin mga kasabi is taga-comfort. Alam nyo ba kapag nag-away ang mag-asawa mga kasabi, alam nyo ba si kumpare ay handang ayan, naandyan para kayong kumare para mag-comfort sa kanya. Tapos kakausapin niya, kinukuha yung loob niya. Na mare, ano bang nangyari sa inyo ni pare? Bakit kayo nag-aaway? Ayan, magaling siya mag-usisa mga kasawi at talaga namang naandyan siya mag-comfort sa kanyang kumare. Handang makinig sa mga kwento ni kumare at higit sa lahat naandyan siya, hindi niya iniiwan kahit ano ang mangyari kasi dahil para sa kanya ay nagpapahiwatig ito na para maramdaman ng isang kumare na present si kumpare para sa kanya mga kasawi. Siyempre kapag wala kasing gusto si kumpare kay kumare ay ay hahayaan lang rin naman niya ito mga kasawi, wala siyang pakialam. Kahit pa kayo magbubugan yan ay wala siyang pakialam kasi nga wala naman siyang type, di ba? Kapag once na gusto ni kumpare si kumare ay aba, andyan siya, taga-comfort sa'yo mga kasawi. Kahit na hindi mo tinatawag ay naandyan ka agad siya, tatanungin ka niya at uusisain kung ano ang pag-away ninyong dalawa ng iyong asawa mga kasawi. Ang pangalawa naman natin mga kasawi ay mahilig magpautang or nagbibigay ng pera. Ayan. Kapag once ang isang babae na problema si kumare na wala itong pinansyal, ayan, walang pambiling bigas, walang pambiling ulam, or walang pambiling pampaganda si kumare, alam nyo ba, si pare mo ay magbibigay sa'yo ng pampabili mo, ng pampaganda, pagkain at higit sa lahat. Bibigay niya yung ano ang gusto mo para naman mahulog yung loob mo para sa kanya, para sabihin mo naman, ay ang galing-galing naman ng kumpare ko, na andyan siya palagi para sa akin, na bigyan at suporta siya sa mga ginagawa ko, lalo na sa mga pampaganda ko. Siyempre kapag gawan sa isang babae naman, ay marirealize niya ito, ay mahuhulog ang loob niya kay kumpare. Kasi feeling niya ay mas maganda pa si kumpare bigay sa kanya kumpara sa kanyang asawa. Diba mga kasawi? Ang pangatlo naman natin na sign mga kasawi, eto ang pinaka-the best mga kasawi. Todo riskyo si kumpare. Alam niyo ba kung bakit mga kasawi? Kapag, ayan, nagkakagulo, ayan, sa buong bahay nila na mag-asawa. Tapos eto, for example, ay nasaktan ng asawa si kumare. Siyempre naman si pare mo ay todo talaga punta sa iyo at todo duraskyo at siya pa yung mag-aawat. Sasabihin niya, pare, tama na yan. Kawawa naman si kumare at lagi mo nang nabubugbog. Pare, tama na yan. Hayaan mo na lang siya. Huwag mo na lang pansinin. Kasi lilipas din niya yung galit mo. Kasi kapag once na sinaktan mo si kumpare, baka mamaya ay lumayo ang loob sa'yo. Yun yung mga linyahan ng mga kumpare kapag once na magre-rescue sila sa kanilang kumare kapag ka nagbugbugan ang mag-asawa mga kasawi. Pinaparamdam niya na andyan siya sa kanyang tabi. Para naman ma-realize ng isang babae na talagang ay mas better talaga ito si kumpare kumpara sa aking asawa. Siyempre si babae naman ay malalayo ang loob sa kanyang asawa at mababaling ito sa kanyang kumpare. Ayan mga kasawi. Lagi niyo tatandaan yan mga girls ha, kapag once na kayo ay nakaramdam ng ganito na feeling ninyo kahit na hindi niyo tinatawag si kumpare, kahit sa anumang ka nanghingi ng tulong para sa kanya, pero lahat ng yan ay ginagawa niya yung 1 and 2 and 3, ibig sabihin isa yan sa nagpapahiwatig na may gusto talaga sa iyo si kumpare. Kaya ikaw habang maaga pa ay umiwas ka na sa kanya para hindi ka matukso, hindi ka mahulog kay kumpara yung loob mo. Para hindi masira ang inyong relasyon ng mag-asawa mga kasawi. Kasi lagi niyang tatandaan, sa una lang yan masarap, sa una lang kayo kikiligin. Pero bandang huli, kapag once nalaman ng pamilya ninyo na meron kayong relasyon ni kumpare, guguho ang mundo niyo at mas mawawasak pa ang pamilya ninyo mga kasawi na binuo niyo ng ilang taon. So yun lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po na pag-subscribe. Pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!